depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Good evening, everyone. At ngayon, tatalakayin natin ang isa sa mga bagay na dapat mangyari sa kanya. Lalo na kung alam niyo sa sarili niyong deserve niya ang bagay na yan. Pag-iwan at paglayo niya sa iyo, kailangan niyo magsisi. Pero syempre, ano nga ba naman ang pagsisisihan niya kung ikaw ang nagsisisi sa pagkawala niya? Syempre, wala. Tama? So, let's talk about this thing dahil isa ito sa mga pinaka magandang teknik na gamitin upang mapasisi mo ang isang ex mo na nang iwan sa iyo. Una sa lahat, I just want you to be confident, to be comfortable, to be calm, and to be, you know, just fine. Kung kaya lang sana, please lang sana, kung pwede lang maging kalmado lang tayo. I want you to be confident with this plan and with this technique. Hindi yung ginagawa mo yung technique na to, tapos maya't maya naman, napapraning ka, kinakabahan ka. Parang timang, di ba? So, once you do this technique, just be confident. Just, you know, just do it with confidence. Alam mo yun? Yung parang pupunta ka sa counter, magbabayad ka, alam mo may pera ka, kaya confident ka magbayad sa counter. Hindi ka napapraning, hindi ka kinakabahan. Kung ano ang babayaran mo kasi alam mo may pera ka. Natural, kung nag-grocery ka, tapos pupunta ka na sa may counter, alam mong yung pera mo, bitin siya. Talagang hindi talaga magiging effective yan pagdating mo sa counter kasi may chance na magkulangan ka ng pera. Pero kung alam mo sa sarili mo, meron kang sapat na pera, wala kang dapat ikatakot sa mga binili mo dahil alam mong mababayaran mo yun. So, from that simple analogy and comparison or metaphor, sige, tawagin na lahat natin yon. Ang ibig ko lang naman sabihin is maging confident ka sa gagawin mo na technique na ito na ituturo ko sa'yo dahil effective talaga to. Huwag kang kakabahan, no? Huwag kang nagmamadali at saka huwag kang atat. Okay, simple lang. Number one, this is the most important. Make him feel guilty. Iparamdam mo sa kanya na siya yung may kasalanan. Ipag-guilty mo siya. So, don't feel sorry. Huwag kang humingi ng tawad kung ano man ang nangyari. Lalo na kung alam mo kasalanan niya at ikaw ang iniwan niya sa ere. Huwag kang humingi ng tawad. Don't feel sorry. Hayaan mong ma-feel niya ang guiltiness inside. Napaka-important kasi ng role ng pagiging guilty. Kapag kasi nalaman mong ikaw yung guilty sa breakup, mas tataas yung chance na ma-feel mo na ikaw ang mali, kaya ikaw ang aayos ng pagkakamali na yon. Kung ikaw na feel mo na ikaw ang guilty sa nangyari, natural, ikaw ngayon ang magsusubok na mag-ayos kung ano man ang pagkakamali at kung ano man ang pagkakawasak na nangyari. Now, hayaan mong yung ex-partner mo, siya yung maka-feel nitong guilty na to, nitong pagkakamali na to kung bakit kayo nag-break up. Iparamdam mo sa kanya na mali siya. Iparamdam mo sa kanya na mali siya sa pamamagitan ng no contact rule and just don't give a shit and just don't apologize. Clear? Huwag ka mag-apologize kasi walang pagsisisihan yan kung narinig ka niya nag-sorry. Ah, nag-sorry pala siya. O, ibig sabihin siya yung mali. Nag-sorry siya eh. O, wala akong dapat i-sorry. Siya yung may kasalanan eh. At dahil siya ang may kasalanan, hindi ko na kailangan humingi pa ng tawad sa kanya. Yun yung maiisip niya kapag nag-sorry-sorry ka. So, you don't need to apologize for whatever is happening. You just need to make him feel guilty. At kapag na-feel niya na guilty siya na hindi nagsusorry tong ex ko, ano kaya nangyayari? Kasalanan ko siguro kaya kami nag-iwalay. Yung mapaisip siya na ganun, then that would be the time na magigilty siya deep inside. And he will try to cope up with that. He will try to fix this thing and he will try to reach you out, diba? Or she will try to do that. Ito naman ang number two, napaka-importante. Ito yung happiness will always be the counterpunch. So, kailangan mong maging happy sa breakup. Alam ko, isa ito sa mga pinakamahirap na gawin at ang iba, fine-fake it until they make it ito. Pero sa akin, simple lang. Just be happy. Maging masaya ka lang kung ano man ang kaganapan, kung ano man ang nangyayari. Ikaw dapat ang maging happy. At alam ko, sasabihin mo sa akin, sobrang imposible maging masaya, sobrang imposible maging happy, coach, lalo na iniwan ako, na hindi mo ako naiintindihan. Hindi, naiintindihan ko na masakit yan.
Pero wala ka naman kasing mapapala kapag naging malungkot ka. Hindi ka naman kikita ng pera sa pagiging malungkot, di naman dadaming income mo sa pagiging malungkot, di naman magiging maganda health mo sa pagiging malungkot, at hindi magiging masaya ang buhay mo kapag ikaw ay malungkot. So I urge you, pinipilit kita ngayon, kung pwede lang sana, pilitin mo, labanan mo ang kalungkutan, because happiness will always be the counterpunch. At kung hindi ka man, kung hindi ka man masaya talaga ng totally, huwag mo namang ipakita sa kanya na malungkot ka. Kasi ang pinaka-counterpunch lang natin sa ex mo is your happiness. The way you show that you are complete, the way you show that you are able to stand up after ng mga breakup at after ng mga sugat na nangyari sa pang-iiwan niya sa'yo, nakita mong nakatayo ka pa rin at maligaya at masaya ka na parang wala lang sa'yo. Then that would be the counterpunch. Kailangan mong gawin yan ng number two. Whether you like it or not, you need to be happy. And there are a couple of things para maging masaya, a couple of reasons, couple of solutions para maging masaya ka. You know, you have friends, you have family, you have dogs, you have house, you have work, you have job, you have career. Natural, hindi lang naman pakikipagrelasyon ang purpose mo sa buhay. Marami kang purpose sa life na pwede magpasaya sa'yo. Kaya dyan mo i-spend ang time mo sa mga bagay na pwede magpasaya sa'yo. Hindi sa mga bagay na pwede manira ng buhay mo at magpalungkot sa'yo. So just to simplify everything, I just want you to accept your role. At simply lang, just be happy and make him feel guilty. Anyways, kung nako-confuse ka sa dalawang technique na ito, baka meron pa akong isang technique na maibigay sa'yo. Just give us a message sa page namin so we can have one-on-one coaching. Thanks for watching.